So eto, paalis na kami mga ka-charming. Kasama ko si Inday at si Hendrix. Siyempre kami ulit. Okay. Hi mga ka-charming. So nandito na tayo sa Kabanang Hiyas. Papasok na tayo kay Congressman Neftali Boyd Gonzales. Tara na. Hintayin lang natin si Papa. C3. So let's go inside. So ang daming tao mga ka-charming, nakikita nyo. Papasok na tayo sa loob. Pakita natin ang so we're dito na tayo sa loob. Thank you po. Mga charming, Konsehal kaya, Bartolome. Maka-discover ako. ABS-CBN. Muna kami dito. Oh, yung ating mga kasama, ang aking PA na tsaka, char. Oh my God. Kumagamak na ito. Full course to. Yes. Kailangan natin ng ano, kapal ng face. Asan na siya? So, maghihintay muna kami. Yes. Kami ang yung pag gumanto. Kaya? Good morning po. Po. Saan po? Good morning po. Good morning po. Ma'am Queenie, good morning po. So, ang first question ko po sa inyo is, kung paano po nag-start yung Gonzales family? Saan ang galing? Well, yung Gonzales family, you can trace it from my father pa, no? Opo. In fact, kahit sa kapanahon ng Kastila, dahil kasi talagang even during that time, nandito na ang Gonzales sa Mandaluyong. In fact, one of my lolo, si Laureano Gonzales, is opo, one of the tatlong bayanis doon na. And then, of course, ang aking ama, naging hails from Mandaluyong, dito nag-aral, dito nabuhay, dito namatay, dito nakalibing. And then, he once upon a time was the congressman of the First District of Rizal. And then, naging during the martial law, lumaban sa martial law, naging congressman of the vice governor of the province of Rizal, congressman of the First District of Rizal, then naging minister of justice after EDSA revolution, naging senator, senate president for 3 years, three terms. Ako naman, of course, ang Mandaluyong kasi was once upon a time with as a legislative district, it's part of the whole of Metro Manila. Under the 19, yung dating nung time ni Marcos pa. Opo. And then later naging na-separate na ang Mandaluyong sa buong Metro Manila as a legislative district. It became Mandaluyong San Juan. And my father was the first congressman of the Mandaluyong San Juan district. And then nag-EDSA revolution. Opo. Then my father became the Minister of Justice. In the meantime, ang Mandaluyong San Juan, ang pumalit sa tatay ko na nagkaroon ng first election was si Ronnie Zamora. Opo. And then when Mandaluyong became a city in 1994, then we were entitled to elect our own congressman. Kaya I was the first congressman ng the Lone District of Mandaluyong in 1995. So nag-start po kayo na maging congressman 1995 noong 10th Congress. Opo. And then 3 years. Opo. And then I became mayor during the 2004 to 2007. Went back to Congress. Makipag-usap ka na kay Mayor. Opo. Ben, pwede ka naman tatakbo, sabi niya. Magsarili ka na rin. Nasabihin mo, hindi ka tatakbo. Dahil maraming gusto tumakbong congressman na hindi makatakbo dahil waiting for you. Opo. Ako naman, sinabi ko, I have a very good practice at that time. 15 taon na akong abogado. May sarili kong law office. Maganda nakita ko. And I enjoy my private life kasi I'm a very private person. At sabi ko, sige, but if takbo ko, nabing ko yan.
kung magustuhan ko and kung maano ko yung public service is really for me, and papapatuloy ko and to be remembered. Okay na sa marami. Happy na ako na opo. Once upon a time, meron isang boy doon sa alis dito na pinagtuunan na iterasyon ng ating mga anak. Tama po. Totoo po yan. Saksi po kami dyan. Ngayon po, kung sa palagay niyo po, hindi po kayo congressman ngayon, ano po kaya yung iba niyong pinagkakaabalahan? Well, bago kasi giniging congressman, I was a practitioner, no? Hindi lang ako yung abogado behind a desk. Eh. I enjoy pride. Yung talaga nagpa-practice sa court, ano? Gusto ko nag-a-appear, nag-pro-cross examen ng mga, ano, sorry, tuturo ako at that time. So, nagturo ako ng sa FEU, criminal law, constitutional law. I was a criminal law reviewer at that time. Eh. Siguro kung hindi ako naging congressman, I would have continued with it. Kaya yun lang, na dahil naging congressman ako, I thought all the while, meron ako law office, pero on leave ako. But it continues to exist. Pero may mga partners ako. Ako yung napatayo yun, saka na-renovate. Nako. So, sobrang dami. lahat ng schools, lahat ng schools sa simula tayo doon sa dulo, sa Ibis. Dati, Ilaya Barangka Elementary School yan. Meron ako engineering part, pero architect. Na ako rin na nagpa-plano eh. Na bigyan mo ako ng isang bakanting lote. Ako yung magpla-plot out kung paano gusto ko takbo. Hindi yung lagay ka rito, lagay ka dyan. No. Pag binigyan mo ako ng isang loteng ganito, ang impression ko dyan, ha, papaligiran ko na yan. Diba? Ang gitna, buo. Para. Kaya, katulad ng EBS, parang train yan eh. Parang train. Kaya yun, ginawa ko integrated. Bonifacio Javier, dati elementary, ginawa ko integrated. Science High School, dating kasama ng Hulo. Ang Hulo, iba na ngayon ng integrated na rin yan, di ba? Opo. Dito po sa Aries. Siguro, lahat ng paaralan dito sa Mandaluyong ay naanahan ko. Yung iba, ni-repair ko kasi katulad ng address, hindi naman ako nagpagawa niyan. Pero sinimilan ni Chairman Abalicien, ni Mayor. Pero yung mga ibang additional dyan sa akin, tatay ko meron din ginawa na Mandaluyong MP nag ngayon, dating East High School. Pero yung nagpalaki na nun, ako, saka si Quidi na ang nagpalaki niyan. Ang Aries na ngayon, opo. Highway Hills Elementary, ano na ngayon, integrated na rin ngayon. Ang Mandaluyong Elementary School, kami dati ko nagpagawa ni Jim yung sa harapan, pero si Benhar naman ang nagpagawa naman. Sabi si Quidi, yung time niya naman, yung mga almost 100 classrooms siya sa Empinag, tapos mga 100 classrooms sa Espinagis, yung bago. Dami! Sobrang dami nga po. Hindi ko mapilag talaga sa dami. Tsaka ang pinakamaganda ngayon, dahil meron tayong sariling college, Mandaluyong College of Science and Technology dyan sa Addition Hills. That is, nung bago mag-ano si Queenie, bago maging congresswoman si Queenie, palabas na ako na congressman, 2015, kausap kami ni Benha, Menchie, Queenie, doon sa Angel's Kitchen dyan sa Connecticut, sa San Juan. Pinag-usapan namin. Tinanong ko kasi, sabi ko, baka kung meron mang isang bagay na hindi kami natupad pa ni Benha, kasi both of us were going out at that time. Tapos si Benha naman mayor, ako tapos ako ng congressman. Si Queenie papalit sa akin, si Benjita papalit sa kanya. Hindi pa kami nakapagpatayo ng college sa sarili naman Mandaluyong. So, ba't kami nag-usap? Kasi meron si Benha na naka-reserve dyan sa city, dyan sa Addition Hills, na gagawin sana ng velodrome, parang track and field na ano. Sabi ko, kung papayag siya, doon na lang tayo magpagawa ng college. Ako maghahanap ng pondo sa Kaspidi later on. Tapos, ang city, of course, ang mag-ooperate niya. Kasi hindi naman namin kaya ang ano yan. May MOO, bayad sa mga sweldo, sa ilaw, maintenance. So yun, nagkasundo kami. Kaya ako, nakapag ako ng majority leader ako, nakapaglagay ako sa 2016 budget. Si Queenie, naging member of Congress starting ng 2016 up to 2019.
kulang naman yung pondo doon. So, siya nagpatuloy niyan at inabutan ko na. Kaya yan, kompleto na ngayon. But unfortunately, dahil because of the pandemic, hindi nakapag-operate muna. Kaya ang sabi sa akin nila, Mayora, probably next year mag-open. But if you can see the ano ngayon, it's complete. Tatlong building to, academic, administrative building, na dito lang yung opisina ng ano, mga tatlong opisina dyan. And then the gymnasium na ngayon pa lang nagagamit na palagi. And then the academic building. So yun, kompleto na kaya. Samantalo yun, kompleto na tayo. In terms of education, from daycare, elementary, junior high school, senior high school, sarili na. College. So, of course, meron na rin tayong, parin tayo dati naman na state university, which is the result of the logical yes, colleges. Kami dalawa ng tatay ko, ano gano'n, nag-university, pagawa siya, pagawa rin ako. And then si Queen, nung time ko, time ni Pinoy, si Queen, marami na pagawa talaga dyan sa RTU. At ngayon, nagkapagawa rin kami sa RTU. But that is a state-owned. Ito, Mandalo, yung science and technology will be operated by the city. At ayon sa pronouncement ni Mayora, noong nakisang araw, parang magiging free tuition din yung ating city college. Maganda nga po. Nabalitaan ko nga po, ma'am, sir. Nagpadala po kayo ng mga ambulansya sa iba't ibang barangay. Yung ano rin, actually, mas marami si Kiri na pag opo. Lagi ko po nakikita. Kaya lang, in fact, yung time ni Queenie, mas marami ambulansya dapat yan. Opo. At marami dapat ng mga SUVs na napunta sa mga schools. Pero alam mo, kumisan, you are able to fight for the yung mga funds for your ano eh, for your district eh. Kaya lang, pag nag-i-implement na, hindi mo na rin mapipigilan eh. Katulad DOH, pagpalagay mo, si Queenie nakapaglagay ng supposedly ng mga 25 na ambulance dito sa atin. Opo. Pero sasabihin eh, dami yun eh. Kunin lang yung 10. Dali namin sa ibang mga probinsya. Opo. Sa meron din po sa iba. Hindi lang po dito. Hindi lang. Sila. Kasi opo. Pera ng DOH. Opo. Kumbaga, inaano mo lang eh. Yun. At ako, kapag dagdag, meron sanang mga ganun din, mga sasakyan din na ambulansya, opo. Fire trucks. Pero hindi na-implement noong 2020 as a result of the pandemic. Di ba nagkaroon ng bayan ni Hanuman? Lahat ng pondo ginawa from saan-saan tapos nilagay sa bayan ni Hanuman. Pero buti ngayon, kaya diba dating na uli yung ilang 13 na ambulansya, bago ambulansya na ilagay ko sa 2021. Pero ngayon lang dumating. Ano? Opo. Yung fire trucks, yung dalawa na kala mo si Sentinel Prime, yung sa Transformer, dalawang malaki yun. Pero 2016 budget pa yun eh. Pero ngayon lang dumating. Kaya na po dumating. At meron tayong padating na 14 na maliliit na fire trucks. Kasi nga, yung malaking fire truck, hindi naman pwede sa additional engine. Hindi pwede sa pang ano yun, pang mataasan yun talagang. So you have to anticipate yung mga commercial buildings din. Kaya yun ano. Kaya may pang maliit tayo, may pang malaki yung mga fire trucks. So sa darating po na May 9, if ever po na mananalo po ulit kayo, ano po yung mga karagdagang projects po na paparating or mga gusto nyo po idagdag dito sa atin? Wala, hindi ako nagyayabang. Opo. Gusto ko lang i-correct yung tanong mo. Ah, sige mo po. Kasi if ever I will win, no? Pero sure. When I win, when I win again. Wala mo. Sabi mo kasi, we have to entertain, no? Oh, kasi. So it's not if I will win, it's when I will win again. Okay. Rephrase. Marami kasi yan. Well, yung legislative, yung part of the legislative, ano? Mag-iiba yan kasi it will be a different set of speaker. Hindi mo alam kung sino speaker, hindi mo alam kung sino presidente. Opo, opo. So, kami, we will always adjust one with the legislative priority of the national, and then you have to tie it up with the legislative priority of the Congress. Opo. Ako naman, truth to tell, hindi naman ako mahilig mag-ano eh. Ako lang,
as a majority leader at that time, wala rin akong time na mag-shepherd ng sarili ko dahil napupunta yung attention ko doon sa ano eh, doon sa kung paano i-shepherd yung mga, yung lahat ng mga binibigay ng mga ano dyan, ano, mga priority. Then we will wait for that. Ano. But that is the legislative side kasi hindi mo alam. I do not know what's going to be my position. I do not know if I will be with the majority or with the minority kasi iba to eh, bago to ngayon. Okay. It's a new Congress. But still, doon sa executive side of it na yung pagpapagawa, then continuing. Kasi ang last ko ngayon pinag-aabalahan is to establish, di ba sabi ko sa that education. Ano? Okay. Tapos sa kami sa education eh, ano lang, meron pa rin, paunti-unti, pero nag-shift na kami sa ano. Tulad ngayon, meron tayong pinapagawa ngayon na hospital. Dito sa harapan ng mental hospital, ang ano niya, it will be about 10 story. Ang cost niyan is roughly mga 1B. That's the structure alone. Wala pa yung loob niya, pero ang loob naman niyan will be DOH. Meron ng ano yan, meron ng bill. Yan bill, meron ng law pala that establishes the ang tawag nila Senate President Neftali Gonzalez General Hospital. Ngayon ang kailangan niyan mga about 1B. So far, ang nailalagay ko palang pondo niyan is nakapaglagay ko ng sariling pondo niya, siguro mga 300. Meaning, nailagay mo sa, na ipakiusap ko sa DPWH, mga about 300 million, 270 in fact. And then, ang DOH at for 2022, nakapaglagay ng 300. So that's about almost 600, di ba? And then, ang DOH ulit, maglalagay siya ulit ng 300 for 2023. So, dun lang sa tatlong ano na yon, medyo parang ano na, meron ka na assurance na meron ka ng almost 900 million. But of course, the construction phase, hindi naman pag gising mo kinabukasan, gawa na yung building. In fact, ngayon pa lang nagsimula. Because alam mo na yung proseso, na-delay, dati yan, it should have started in 2020, pero hindi na pag-start dahil kasi because of the Bayanihan 1 and then na-delay rin ng 2021 pero ngayon nagsisimula na. Kaya kung mapupunta ka sa mental hospital ngayon sa harap ng dating tennis court, meron mataas na crane doon. What used to be the tennis court, doon ngayon gagawin yung hospital na yun. Malaki to, mga 1,200 yung ano niya, yung lote niya. Pero ang ginawa naman namin ni Queenie, nagpagawa naman ng tennis court sa loob, na covered court, para wag naman sabihin ng mga nagte-tennis, pinalayas lang sila rito na meron. Dati meron dyan. Dyan, pero siyempre, between a tennis court and the judiciary, di ba, itong ano, doon naman, para naman wag yung masabi nila na ano, nagpatayo naman ng court sa... Can I interject lang para mabilis? Sabihin ko yung sa welfare bill na hopefully sa Congress na to. Ah, this important issue. Malaking issue palagi dyan sa welfare bill. Paano ang mga tao, di ba? Palaging kasi tuwing election yan dati nun, pinapangako pag sila nanalo, bibigay na libre yung lupa. It will never happen. Yung lupa, na libre kasi lupa ng gobyerno. Yes, hindi po mapapayag ang gobyerno na ipamigay ng lupa. Not unless homestead ng mga unang-unang panahon pa. Hindi mo pwede maging homestead to dahil urban na to. Urban setting yan. Kaya, ang problema dyan, since 1960, under Republic Act 5260, binibenta na talaga yan for the benefit ng mga bata. It's called welfare bill properties, pero it includes a welfare bill compound, welfare bill, and then the Correctional Institute for Women, saka National Center for Mental Health. And for, since 1960, up to about during the time ni GMA, talaga may mga, in fact, up to the time ni Pinoy, meron ng time na binibenta yan. But nagpe-pay lang palagi yung public bidding dahil kasi, palaging tanong dyan, paano yung mga informal sector? Tama yan eh. Particularly like now, siguro ang informal sector is ganyan eh, mga about
ang botante niya, about 68,000. Ang dami po, so, no? Ang dami, dami niya. So ako, ang ginawa ko, nag-file ako ng bill. Time ko, noong time ni Queen, time ko uli ngayon, na naaaprobahan naman namin sa House. Siya, naaaprobahan niya rin sa House, napunta sa Senate. Ako, aprobado rin sa House, napunta na rin sa Senate. Kaya lang, napupunta sa Senate just about this time, palagi, pag mag-i-election na, mag-i-election. Ano ang nakalagay sa bill na yun? Na yung sa web, yung tatlong properties na yan, yung, ang itira na lang na pwedeng ibenta ng gobyerno, yung kasalukuyang occupied ng Correctional Institute for Women saka na National Center for Mental Health. Sa labas noon, pwede nang i-declare na pwedeng ibenta sa mga tao without public bidding. Yung ano na, mag-recreate ng isang committee, trustee committee, to determine magkano at kung paano babayaran. That's the only way. Opo. Para ano yan, para magbigyan ng mga tao ng pagkakataon na mabili yan. But as I've said, pending yan for 3 congresses na. So hopefully, when the 19th Congress opens noon time of June 30, then pwede ko na i-refile yung bill na yan kung hindi ma-approve. Para magkaroon na rin ang hope and closure. Opo. Kasi may mga issue po, no? Oo. Pero, ano na rin, marami na rin protection na ibigay dyan. Opo. In fact, during the time ng mayor ako, pinarizone ko yung in the event na dahil ibebenta, then sabi ko, kinilasify namin ang R1. Meaning, yan ngayon ang classification ngayon ng web permit. It's an R1, meaning pag R1 ka, the highest structure that you can build is only two floors. Eh, kaya one of the reasons kung bakit nagpe-fail yung public bidding dyan, kasi because it's an R1. Para maging interesado dyan ang mga Schumer, SLB, yung Dayin Gonsuni, Ayala, kailangan they must be allowed to put up condominium at least 20 stories para mabawi nila yung cost and lupa. Otherwise, they, kaya yun, parang kaya protektado na rin sila dyan in a way. Mm-hmm. Pero it's more than a protection that gusto ko. And gusto ko finally matupad na yung pangarap nila na kahit kapraso na maging sariling pag-aari nila na pagtingin nila yung titulo, makikita nila pag-aari ni Juan de la Cruz to na addition. Hanggat wala yun, wala. Wala po. Although, ano, protektado naman sila dyan, hindi naman sila, wala naman magpapaalis sa kanila dyan. In fact, if you notice, mga city, ginagawa ng mga kalye, may mga ilaw, inaayos yung mga lugar. Kami, dami na namin pinagawa. In fact, over the 3 years, ako lang, ang napagawa ko, eskwelahan dyan eh. Ahis, tapos nalakihan namin yung Josepa Bella, yung Abis, ganun. And then nakahingi pa kami sa pagkor na mahis dito sa kaya lahat ng development na dyan sa addition nito. So ayun po. Ang gusto ko naman kausapin si Ma'am Queenie. Ma'am Queenie, paano po nagsimula yung love story niya ni Kong? Mabilis. Ano? Correspondent ako sa Channel 5, ABC5 noon. Resign yung reporter sa House of Representatives. Ako, reporter ako sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan, malapit ako po sa yun. So, ako yung pinapadala, pinch hitter, kasi wala nang tao dun sa House. E majority leader siya noon. Dun yung unang encuentro noon. Kasi hindi ko naman makikilala siya. Opo. Boya, dahil we two different worlds na mga kami, may edad na siya, di ba? Ako naman, bata rin ako noong time na yun, mga 24 pa lang ako noon, gano'n. So, doon nagsimula. Doon naman ako assigned. Until doon ako assigned kasi hindi ko sila nakaka-hire ng reporter doon. Galing. Yun yung Ligawan Blues doon. Opo. Doon yung nag-start. Oo. Kailala ko siya mga first, mga third week of May, tumawag si GMA ng special session.
Yun, ako ang majority leader noon. Dahil si Sir Apostol became the chairman ng EDC. Opo. So I succeeded him. Eh, nagpatawag si GMA ng special session. Then, kaya siya napunta roon. Mm-hmm. Oo. Okay. Being the majority leader. Eh, ano naman, yung yun lang, parang nagka-coincidence na nag-resign yung house reporter opo namin. Meant to walang be maipadala. Di yun lang yun. Ilang, opo, ilang taon na po kayong married? Ano, itong year na to, sa December, 20 years. Tagal na. 20 years na. Oo. 20 years naman. 20 years na. Tama ba? 19. 20 years. Tagal na. Oo. Diba? Ano rin? Tsaga-tsaga rin pag may time. Hindi ko makakalaki mapapagtsaga. Baligtad. Ayun. Ilan pang binayaan po kayo ng ilang anak? May twins kami. Boy and girl. Ay. Nanganak ako nung mayor siya. Opo. Hindi na rin kami nag... Siguro, hindi na rin kami nasundan. Dahil mahirap ang buhay pag, opo, ano, pag nag-aalaga ka, mm-mm, ng bata, tapos ganito yung buhay nyo. Mm-mm. Hindi, it cannot be the same, you know, intensity sa dalawang fields, being a mother, yes, tapos po gusto mo pa mag-public service. Opo. Ako ng time na yun, gusto ko rin tumulong sa kanya kasi mayor, mm-mm, first time niya mag-mayor noon. Kailangan niya ng, you know, sa nutrition and all. Tapos, yun nga, may anak ko din ako. So, hindi na rin kami, mahirap ang buhay, mahirap i-balance yun. Opo. So, siguro hindi na rin kami, kasi boy and girl na rin. Opo, kota so, na po. Hello na rin. Mag-hi po kayo sa kanila, papanood po nila to. Hello everyone. Sa mga anak niyo po. Oo nga, i-share namin. Opo. Hi Buito, hi Kinits. Han, mag-hi daw. Alam mo. Ano yan? Nag-ano kami yan, very politically aware na yung mga bata sa 18 years opo old na yun eh. Particularly with this election. Oo, with this, mm-hmm, election. So, yun, dinadasal din namin na, ewan ko, yung parang, yung usapan namin kasi, so very aware sila sa politika, yan. And, kaya I'm sure mapapanood nila to, yes, ano sila, alam mo, just like, a kids their age, very, ano, sa mga vloggers, sa mga ganyan. So, yun, be good always. Yan. Yeah. Nandito po akong, Ma'am Queenie, Congressman. Susulit-sulitin ko na po kasi once in a blue moon lang po ito. Si ang lola ko po si Rosario Padilla, kung naalala niyo po. Oh my God. Lola ko po Rosie siya. Opo. Hindi nga daw po kayo nag... Ay, ang grabe. Maganda. Pero natanggap po namin yung inyong mapadala. Pinupuntahan namin siya. Textmate nga po. Textmate daw po niya kayo. Oo. Chatmate. Opo, opo. Lagi niya po kayo nakukwento sa amin. Eh, kasi pinupuntahan namin na ni Rose sa bahay. Oo sa bahay nga po. Na, kahit mag-isa na lang siya. Diba, opo, opo. Opo. Ayun Rose nga po, ma'am. Nagtatampo nga po, hindi po kayo nakapunta nung namatay po siya. Kasi nga po pandemic eh. Ah. Opo, pero siya po ang pupunta. Ito po, oh. Ito po, may picture po kayo. Opo, opo. Kasi diabetes siya. Wala pang vaccine. So, ayan po may picture pa. Tagong-tago po yan ni nanay. Nasa bahay niya. Ito yung sinasabi ko, siguro mayor si Boyet nito. Or mayor si Boyet, si Nani Rose, bata-bata po. Opo, kayo din po eh. Diyos ko. Oo nga po. Paalala niyo pa po yung picture na yan. Parang ano, no? Ang bilis. Opo. Ako po ang papalit sa kanya eh. Oh, de joke lang po. Member din po ako ng Green Ladies. Eh, pero hindi po active eh. Magaganda ang mga ano, GLM. So, yun po. Mensahe niyo po sa darating na Mayo. Of course, basta ako lang, ako I've been in Congress and ako alam ko yung nangyayari. Mag-iiba tayo ng presidente, mag-iiba tayo ng setup. Ang akin lang, for the practical reasons,
na talaga makikinabang ang Mandaluyong, kailangan maglalagay ka doon na subok na, na kahit pa ikot-ikotin kayo ng bagong administrasyon at kung sino-sinong i-enter mo doon na bago, hindi mawawala ang benepisyo ng Mandaluyong. And for that reason alone, kailangan nyo yung talagang veteranong-veterano. Yes po. Kasi we cannot take chances na mawala yung mga benepisyo na nare-receive ngayon ng Mandaluyong. Kaya in Cognetally, hindi sa dahil asawa ko to, ito God knows, because I've been there in Congress, I know what happens. Kailangan talaga yung mga veteranong paikut-ikutin mo man, hindi maiisahan dahil kailangan ng Mandaluyong ng benepisyo na napapakinabangan to the maximum level para makinabang ang buong Mandalenyo. Mahirap magkamali, mag-iiba tayo eh. Mag-iiba tayo ng timpla ng presidente, lahat. Kailangan somebody who knows the inside out at talagang hindi mababraso, hindi mamemenos ng kahit sinong mga bagong papasok. Opo, opo. So yun. Vote wisely. Yes. Number two. Number two. Opo. Number two. Sa balota. Number two. Number two. Well, ako naman, una-una ay hindi ko sayabang ito. Papasalapat na ho ako ngayon pa lang sa ibibigay ng pagkumpay sa akin. Siyempre, nararamdaman ho natin yan eh. Hindi naman ho isang bagay na iniimbento mo. Hindi naman, nararamdaman ho natin yan dahil kasi palagay ko naman ho sa haba ng panahon na pinaglingkod ko sa mamamayanan ng Ingrid Mandaluyong. Alam naman nila ang uri ng trabaho ko sa Kongreso. At alam naman nila ang naging uri ng yung pagbibigay ko ng mga programa dito sa atin. At palagay ko naman kahit papano ay kung titimbangin nyo sa inyong timbangan ang naging uri ng pagbibigay ko sa inyo, I would, pwede ko naman siguro i-claim na kahit papano naman hindi naman ako nagkulang sa inyong mga timbangan. Tama ho yung sinabi ni Queenie, iba ho ang Kongreso ngayon na papasukan natin. In fact, hindi ko alam kung sino magiging speaker, hindi natin alam sa this point in time, sino ang magiging presidente. Yan ho ay will play a big role sa doon sa formation ng majority and minority sa Congress, yung position. Pero ito ho ang masasabi ko lang ho sa inyo. Dahil ho sa haba ho ng pakikisama ho sa aking mga congressmen, yung iba naman ho dyan mga dating babalik, yung ibang mga bata, pero I assure you na kahit pa paano ho ay gagalang ho tayo dyan. Dahil kilala ho tayo dyan I'm sure that I will also play a role dito sa susunod na Congress, whatever it is na anong position ko. At ang isang bagay na alam kong na magagawa ko ay hindi ko mapapabayaan ang ating lungsod. Yung mga pangangailangan ho natin, maipapagpatuloy ho natin yan dahil kahit papaano alam ho natin ang trabaho. At hindi ko na ho kailangan magbalik sa alphabet para pag-aralan mo kung paano kikilos yan. Dahil iba ho talaga ang kilos sa Kongreso. Either kakilala ka o hindi ka kakilala, may experience ka o hindi ka experience. Tatlong taon lang ho ang term ng congressman. Sa isang hoki ho, it will take him or her 2 years para pag-aralan niya. Tapos sa pagkatapos ng second year niyan, mga kampanya na yan para sa susunod na halalan. Kaya ho, ako naman, nananalig po ako na ako pa rin ho ang inyong iahalal, susuportahan bilang congressman po ng Lungsod ng Mandaluyong. At kaya ho, ngayon pa lamang ho ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Thank you po. Ito po, before this video ends, gusto ko lang po, may nagpapa-shoutout po eh, ang C3 family. Shoutout nyo po. Tapos, nagpapasalamat din po ako kay Vice Edward Bartolome po. C3. Kasi siya po yung nakapag-schedule eh. Sa amin. Tapos si Papa po kinausap siya. So, ayun. Set up lang po kami. So, ayun mga ka-charming, mag-set up muna tayo. Parang ano?
Tatayo. Hingit ako. Gusto ko rin mag-detach. Teka, teka. Habang hinihintay natin si Ma'am Queenie mag-retouch, pwede ko po ba matry umupo sa upuan nyo ko? Sure. Try natin, Ma'am Ka-Charming. Pagkakataon ko na to eh. Pagbigyan nyo na. Oh, tara, dali! Ang, ano kayo feeling na nakaupo dito sa upuan ni Congressman? Ayun naman. Kita ba ako dyan? Ang ganda dito. Parang nasa Malacanang. Ako pala mukha. So, tiyatawag ko kayo lahat. Joke lang. Thank you po. Charming TV. Ito tayo. Ayan na si Ma'am Queenie. Ako si Romel. Taga-sipi po. Kadilya. Ito po yung anak kong panganay. Ito yung pangalawa. Wala po yung bunso. 15 po kami magkakapatid. Hindi, joke lang po. Tatlo lang po kami. Hi, butterfly.